Po si Bogago B3, version 3 po siya, okay? So ang details po niya is full canopy, na-extend po itong canopy po niya, and then na-extend din po itong stroller pad po niya kapag toddler na si baby, na-extend din po itong upuan po niya, okay, aluminum body frame, okay? Pati po itong handle niya is na-reverse din po siya, and then compact po din po siya, okay? Na-extend yung ano, handle, tapos na-reverse yung bassinet. Yes, and then, meron kami na sa previous na front handle. Actually, pagka-check po sa YouTube po yung details po niya, wala po talaga siyang front handle. Pero kami, may pang-previous po kami sa inyo. Okay? Pwede pong meron nito, pwede mong wala po. Okay? So, yan. So, ito po yung details po niya. Nakikita sa canopy. So, yan. Already washed na po yung canopy nito. Light yung condition yung canopy niya. Ganyan po yung details po niya. And then, na-extend po siya as full canopy. Meron siyang zipper dito sa gilid. Ganyan po siya kapag full canopy. Ayan. Okay. Kung gusto niyo naman pong hindi naka-full, yan. Baka nyo lang po nito. Ayan. Okay, pag pinod nyo po yung canopy pa ganyan. Okay. So yung pad niya, ayan, good for newborn until 3 years old. Pero possible na pwede po itong 4 to 5 years old kasi malapad. Na-extend po itong pad niya. Sa ito pong upuan po niya. Okay? So ito po, 5 harness po siya, wala pong putol. Ayan. 5 harness po yan, wala pong putol. Okay? Ayan. So ito, na-extend po ito. Angat yun lang po siya. And then, hatakin lang po ito. Ayan. Kailangan pwersahin niyo po talaga. Ayan. Na-extend siya, nahahabaan. Okay? Pagka ibabalik niyo po, push niyo lang po. Pabalik. Okay? And then, regarding naman po dito, ayan, dito po sa ina-adjust kung gusto niyo pong iyo po sa semi-recline. Ito, dito, press nyo lang po yan. Ayan, okay. And then, dito po sa ina-adjust, pinipress kung sakaling gusto niyo pong pahabain, pag-toddler. Ayan, okay, nahabaan po siya. Kaching, yeah. Ang haba po niya, oh. Okay. Baka kaya ng 7 niya. Yes. Sa taas siya. Sakaling mga bako ninyo, ayan. Okay. So, regarding naman po sa body frame niya, yan, aluminum po siya, hindi po yung kinakalawang, okay? So, sa footrest niya, yan, may minimal scratch, manage your expectation po kasi well-prelab po siya. Okay, sa basket, malaki, ayan. So, meron kami nilalagay sa kanya, na ito, pwede niyo po siya ilagay, pwede rin po hindi, depende po sa inyo. Yan, isasama na rin po namin yan, okay? Pang support po ito para sa mga bibili po ng item. And then yung gulong niya, ayan, okay na okay po yung gulong, easy to maneuver, nag-swivel para madali pong i-maneuver, okay, ayan. Okay. And then, regarding naman po sa body frame, sa kabilang side, ayan, okay, and then sa kabilang side, sa likod, stopper niya ito, babaan nyo lang po siya kung gusto nyo po yung stop, ayan, angat nyo lang po ito kung gusto nyo pong i-go, okay. Yan. So ulit, dito po siya ina-adjust kung gusto niyo pong semi-recline o higa. Yan. Okay. And then, sa gulong niya sa likod yan, okay din po siya. Yan yung details niya. May okay. Kung ano yan, biyak-biyak lang. Oo, pero walang problema dyan. Okay, kasi goma yan. Okay. Natibay siya. Yan, nabubutas. Okay, and then meron po siyang connector dito na extension board. Yan. Okay, hindi po talaga siya kasama, kumbaga pang previous lang po namin yan na extension board po na pang toddler, meron po dyan nilalagay. Nagkaroon na po kami sa stroller po namin yung before, lalagay po dito yung extension board, tapos nakaupo o nakatayo si baby. Hindi, yung toddler. So, yung toddler yun ah, okay? And then dito po yung newborn, okay, sa stroller. Okay, kaya dual purpose po siya. And then sa body frame sa kabilang side, ayan po. Ayan, okay. And then, ayan. Okay. And then, regarding naman po dito sa handle, ayan. Wala po siyang issue. Okay, may dalawang pre-hook. Yan, Joy rin po yung brand. Okay. Previous na rin po namin po sa inyo yan. And then, adjustable po yan. Dito po, ang tanggalin nyo lang po ito. And then, angat nyo lang po ito. Haba na. Po sa inyo kung anong gusto nyo pong pag-adjust po. Size. Yeah. Pwede po ganyan, lock nyo lang po siya. Ay, actually, ano lang po talaga, sasagad na siya. Ganyan. At isasagad yun para mag-lock. Okay? Kasi hindi siya nag-lock kapag sa
hindi siya nakasagad eh. Huwag niyo pipilitin, masisira. Ayan. Ito yung sagad niya, nakababa. Ito yung sagad niya kapag nakataas. Ayan. Okay. So, i-reverse. Adjust to, reversible din po ito yung pinaka-pad po niya. Base. So, ganito po siya pag i-reverse. Higa niyo po muna po ito. Okay. Ayan. Higa niyo po muna. Okay. Pagka na-higa niyo na, okay, angat niyo lang siya. Okay, kailangan na kaganyan po yung folding niya. And then, baliktad nyo lang. Okay, and then, shoot nyo lang po mabuti. May guide naman po dito kung paano siya maisushoot na mabuti. May ilalagay po na mabuti. I-stack mo muna yun. Gumagalaw yung stroller. Okay. And then, balik nyo lang po dito. Press nyo lang po dito. Ayan. So, ayan. Ganyan po siya design niya kapag naka-reverse. Okay. Yan po yung design po niya kapag naka-reverse. Okay. And then, yung front handle, ito yung sleeve sa front handle, dito po siya nilalagay. Ayan. Ito yung lock po niya. So, ganyan. Ayan. Okay. Dito nakawak si baby. Nabe-bend po yan. Okay. Previous lang po namin po ito, hindi talaga siya kasama pag binili niyo po yung pinaka-mismong stroller. Okay? And then, pagpatatanggalin. Okay? Pwede rin siya i-reverse kapag naka- ay, pwede rin siya i-fold kapag naka-reverse po yung stroller po. Okay? Fold nyo lang po muna po yung canopy. And then, baba nyo lang po muna po ito. Yan, then. Tapos, yan. Press nyo lang po muna po ito. And then, pag-press nyo, saka po nyo ito, iangat. Okay? And then, baba nyo lang po. Hindi nakahiga eh. Di ba kailangan mo na i-fold? Hindi, i-fold na ganun. Di ba pa-fold kasi naka-open? Kailangan mo na i-fold yung base. Pwede niyo pong tanggalin yan. Yan. Separate po siya. Ayan. Okay. And then, ito po isa. Okay. Pwede niyo kanya nakaseparate siya. Pero pwede rin kapag nakasama itong base po sa stroller. Okay. So, pag nalagay natin yung stroller, pwede rin po yan. I-open po. I-open mo natin. Pag in-open niyo siya, madali lang siya. Ito. At wala na kayong pipindutin dito. Tapakan nyo lang dito. And then, push nyo lang po paharap. Yan. Yan lang po. Wala na kayo mapipindutin. And then, lagayin muna natin to para makita nyo po kung paano siya i-fold na nakalagay po ito. Medyo mahaba talaga yung video kasi marami siyang features. Okay, pero pwede rin kami mag-send po sa inyo yung pinaka-features po mismo ng Hugaku trip. Ayan. Okay? Sige, naka-fold dapat yun. Nakaharap po yung canopy, yung pinaka niya, stroller niya. Pero open. Naka, yung pad niya, naka-reverse po. Same din siya, naka-ganyan. Naka-reverse lang siya. Okay. Sorry. Pwede hindi nyo siya pipit, natatakin nyo lang siya. Okay. Estimated kilo ito, mga 6 to 7 kilo. Medyo mabigat po siya. 8 kilo based 8 sa internet. 8 kilo. 6 to 8 kilo. Okay. Pag i-open mo yet, wala lang kayo magpipit, natatakin nyo lang ito. Bubuka na po yan. Ganun lang. Easy to open and fold. Mas baba nyo lang po ito.